Kamusta mga ka-channel? I hope everyone safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Kay Jerry Michael Williams na ang lahat. Iyan ang palaging sambit ng mga taong malapit sa pamilya ni Mike. Meron siyang masayang pamilya, maganda at well-paying na trabaho, magandang bahay at napapalibutan siya ng maraming mga kaibigan. Ngunit taong 2000, naglahong parang bula si Mike. Akala ng mga tao ay isa lamang itong normal na missing persons case, ngunit may mas malalim pa palang rason kung bakit at paano ito nawala. Patong-patong na kasinungalingan na tumagal ng halos 2 dekada. Samahan niyo ako at ating balikan ang buhay ni Michael Williams at ating tunghayan kung paanong inilaban ni Cheryl Williams ang kaso ng kanyang anak. Si Jerry Michael Williams ay ipinanganak at lumaki sa Bradfordville, North Tallahassee, Florida. Nagmula si Mike sa isang mahirap na pamilya. Ang kanyang ama ay isang Greyhound bus driver at ang kanyang ina naman ay isang daycare provider. Nakatira lamang sila sa isang trailer home na mga bata pa sila, ngunit nagsumikap ang kanyang mga magulang upang magkaroon sila ng magandang edukasyon. Nag-aral si Mike at ang kanyang kapatid na si Nick sa North Florida Christian High School. Sa Florida State University naman nagtapos si Mike ng Political Science and Urban Planning. Matalino at masipag na mag-aaral si Mike kaya't nag-excel ito sa eskwelahan. Habang nag-aaral, nagtrabaho ito bilang part-time employee sa isang convenience store upang matulungan ang kanyang mga magulang sa gastos nilang magkapatid sa paaralan. Dahil likas na mabait at maalalahanin, nagkaroon si Mike ng maraming kaibigan. Nakilala ni Mike ang fellow student na si Denise Merrell noong high school. Si Mike ay member ng football league habang si Denise naman ay member ng cheerleading squad. Parehas din silang miyembro ng North Florida Christian High School Student Council. Na mga panahong ito, nakilala din ni Mike si Brian Winchester na naging matalik na kaibigan niya. Si Brian naman ay may kasintahan din ng panahong iyon na nagngangalang Kathy. Naging close ang apat na teenager at simula noon ay palagi silang magkakasama. Nang tumuntong ng edad 15, nahilig si Mike sa pagda-duck hunting. Ayon sa ina nitong si Cheryl, 6 years old pa lamang si Mike ay sumasama at tumutulong na ito sa kanyang ama sa pagda-duck hunting kaya't nadala niya ang hilig na ito hanggang sa pagtanda. Taong 1988, graduate sina Mike, Denise, Brian at Kathy ng high school. 1994 naman ang ikasal ang dalawang magkapares. At kahit kasal na at may sarili ng pamilya, napanatili nila ang kanilang pagkakaibigan na nagsimula pa noong high school. Si Denise ay naging isang accountant, si Mike naman ay nagtrabaho sa real estate industry at si Brian ay nagtrabaho bilang isang sales agent sa isang insurance company. Bago pa man makagraduate ng college, si Mike kinuha na siya ng kumpanyang Ketchum Appraisal Group bilang property appraiser at ng panahong yon ay kumikita na ito ng higit $200,000 sa isang taon. Si Denise lamang ang babaeng minahal ni Mike simula pa ng high school. Nang ikasal sila, wala itong naging pangarap kundi ang mapasaya ito at mabigyan ng maayos na buhay. Dahil dito, naging napakasipag ni Mike sa kanyang trabaho. Malimit ay 16 hours ito sa opisina at minsan ay uuwi lamang sa bahay para kumain ng hapunan at pagkatapos ay babalik na ulit sa opisina. Hindi rin ito nagde-day off, may ilang pagkakataon pa nga na sinasamsam ng boss niya ang susi nito sa opisina para makapagpahinga naman ito at makasama ang kanyang asawa. Ayon din sa kanyang boss, si Mike ang pinakamasipag na tao na kanyang nakilala. Taong 1999, nabiyayaan sila ng isang supling. Isinilang ang panganay nilang anak na pinangalanan nilang Ansley. Mother's Day ng taong iyon nang ipinanganak ni Denise ang kanilang anak kaya't walang pagsidlan ang tuwa ng mag-asawa. Ngunit ng parehas na taon din, namatay ang ama ni Mike na lalong nagpatindi sa pagmamahal nito sa kanilang bagong silang na anak. Nawala ang kanyang ama pero pinalitan iyon ng Diyos ng isa pang buhay sa katauhan ni Ansley. Dahil nais masiguro ni Mike na magiging safe at secured ang kanyang mag-ina, kumuha ang mag-asawa ng insurance policy mula sa kanilang kaibigan na si Brian.
Ang insurance na ito ay may value na $1.6 million. Hindi nagtagal, kumuha ulit si Mike ng dalawa pang insurance mula kay Brian na may value naman ang humigit kumulang $2 million. Dahil sa hindi inaasahang pagkawala ng ama ni Mike, nais niyang masiguro na makakatayo sa kanilang paa ang kanyang mag-ina kung sakaling may mangyaring masama sa kanya. Nang mamatay ang ama ni Mike, inakay niya ang kanyang tumatandang ina na si Cheryl. Pinagtulungan nila ng kanyang kapatid na si Nick na masigurong maayos ang kanilang ina. Okay lang naman ito sa kanyang asawa, ngunit na mga panahong ito, hindi na masaya sa kanilang pagsasama si Denise. Palaging wala sa kanilang bahay si Mike dahil sa trabaho at isang taon pa lamang siyang nakakapanganak ay gusto na ulit sundan ni Mike si Ansley. Pangarap ni Mike na magkaroon ng malaking pamilya at gusto niya nang bigyan ng kapatid si Ansley habang nasa prime pa sila. Nagplano din si Mike ng isang cruise trip na mga panahong ito para i-celebrate naman ang 6th wedding anniversary nila ni Denise, ngunit may iba palang plano itong kanyang asawa. Nang mga panahong ito, meron na palang namamagitan kay Brian at Denise. Madaling araw ng December 16th, umalis si Mike sa kanilang bahay upang mag-duck hunting. Dala ang kanyang hunting gears, isinabit ni Mike ang kanyang bangka sa kanyang truck at tumulak ito papuntang Lake Seminole na isang oras ang layo mula sa kanilang bahay. Nang marating niya ang Seminole Lake, tumambay siya sa kanyang paboritong spot upang mangaso. Bandang tanghali ng araw na iyon, tinawagan ni Denise ang kanyang ama upang sabihin na hindi pa umuwi ng bahay si Mike. Wedding anniversary nila ng araw na iyon at nakatakda silang umalis para sa kanilang cruise trip, ngunit tanghali na ay wala pa si Mike sa kanilang bahay. Tinawagan naman ang kanyang ama si Brian upang tanungin kung kasama ba nito si Mike. Sinabi nito na hindi niya nakita si Mike ng araw na iyon kaya't nagkita ang dalawa at sabay na pumunta ng Lake Seminole upang hanapin si Mike. Ang Lake Seminole ay may habang 56 kilometers kaya't nagsimula sila sa mga spot kung saan malimit na tumambay si Mike. Bandang alas 2:30 ng madaling araw, pagkatapos ng 12 oras na paghahanap, nakita nila ang nakatiwangwang na sasakyan ni Mike malapit sa isang boat launch spot. Makalipas ang ilang sandali, namataan din nila ang bangka ni Mike na nakatali sa gilid ng tahimik na lawa. Sa loob ng bangka, nakita nila ang shotgun ni Mike pati na rin ang dalawa nitong life jackets. Naka-off ang makina ng bangka ngunit mapapansin na puno pa ang tangke ng gasolina. Tumawag sila ng rescue at agad namang nag-deploy ang otoridad ng helicopter upang halughugin ang lawa. May mga divers din na dumating upang subukang hanapin si Mike sa katubigan. Medyo masama ang panahon ng araw na iyon kaya't wala silang nagawa kundi isuspindi pansamantala ang paghahanap kay Mike. Ipinagpatuloy nila ang paghahanap kay Mike makalipas ang ilang araw, ngunit nawalan sila ng pag-asa dahil wala man lang lead o clue na magpapahiwatig kung nasaan ito. Ayon sa mga otoridad, maaaring ang nangyari kay Mike ay isa lamang simpleng kaso ng boating accident. Maaaring meron itong nabangga na nagpataob sa kanyang bangka kaya't nahulog ito sa tubig at nalunod. Maaari ding hindi na nila makita ang katawan nito dahil kung nahulog ito sa tubig ay malamang ay kinain na ng mga buwaya ang kanyang katawan. Nakarating naman ang balitang ito sa pamilya ni Mike at hindi sumang-ayon ang ina ni Mike na si Cheryl sa teorya ng mga pulis. Kinontak ni Cheryl ang isang eksperto upang ikonsulta ang teorya ng mga pulis na maaaring kinain na nga ng buwaya ang katawan ni Mike sa lawa. Ayon naman sa ekspertong ito, imposibleng mangyari iyon dahil hindi kumakain ng mga buwaya kapag bumababa ang temperatura ng tubig sa lawa. Malamig at medyo maulan na mga panahong iyon kaya't maaaring totoo nga ang sinasabi ng eksperto. At kung sakali man na nakain ng mga buwaya ang katawan ni Mike, imposibleng walang maiwang parte ng katawan nito o damit man lang dahil hindi kayang lulunin ng buwaya ang buong katawan ni Mike. Dumaan ang araw, linggo at buwan, ngunit wala pa rin nakitang bakas ni Mike. 709 hours o 44 days ang ginugol ng mga otoridad sa paghahanap sa katawan nito, ngunit walang clues, walang leads, walang ebidensya na magtuturo kung nasaan si Mike. Dahil dito, nagdesisyon ng mga otoridad na itigil na ang paghahanap sa nawawalang katawan ni Michael Williams. Lumipas ang 6 na buwan, nagbago ang takbo ng imbestigasyon nang makita ng mga otoridad ang isang sombrerong nakalutang sa lawa. Nakita din ng mga otoridad ang waders, flashlight, jacket at hunting license ni Mike. Naging palaisipan naman sa mga pulis ang estado ng mga gamit na kanilang nakita sa lawa.
maayos ang itsura ng mga gamit at kung nakain nga si Mike ng buwaya ay dapat gulagulanit na ang mga iyon. Sa kabila ng pagkakaiwan doon ng ilang buwan, nakakapagtaka din na ultimong lisensya ni Mike ay maayos pa rin kahit na nakasulat lamang ito sa isang papel. Pati flashlight na nakita sa bangka ay gumagana pa din. Hindi makapaniwala ang mga otoridad dahil maaaring nandoon na ang mga iyon nang simulan nila ang rescue operation para kay Mike. Ayon kay Officer David Arnett, may mali sa mga nangyayari at maaaring may naganap na foul play sa pagkawala ni Mike. Base din sa isa sa mga officers na nandoon, nakita nilang nakapark ang sasakyan ni Mike sa isang lugar na malayo sa boat launch ramp, which means hinila ni Mike ang kanyang bangka sa putikan papunta sa boat launch ramp. Ngunit nang simulan nila ang imbestigasyon, wala silang nakitang indikasyon na may hinilang bangka sa lugar. At dahil nga may bagyo at malakas ang hangin ang araw na mawala ito, dapat ay inanod sa silangang bahagi ng lawa ang kanyang bangka, ngunit natagpuan nila ito sa kanlurang bahagi ng lawa. Sa Florida, normally kapag merong missing persons case, kailangan mong maghintay ng 5 taon bago ideklarang legally na patay na ang taong nawawala. Ngunit sa kaso ni Mike, 6 buwan pa lamang siyang nawawala ay idineklara na siyang patay ng kanyang asawang si Denise. Base sa death certificate na nakuha ni Denise, pagkalunod ang sanhi ng pagkamatay ni Mike. Labis na nasaktan si Cheryl sa ginawang ito ng kanyang manugang dahil sa isip niya ay masyado pang maaga upang ideklarang patay ang kanyang anak. Maaring nasa isang liblib na lugar lamang ito, buhay at naghihintay ng saklolo. Ngunit para kay Denise, tapos na ang chapter ng buhay niya na kasama si Mike. Ayon pa kay Cheryl, pinagbawalan siya ni Denise na muling buksan ang investigasyon sa pagkawala ni Mike at kapag nagpumilit siya ay hindi na niya makikita ang kanyang apong si Ansley. Ayon sa malalapit na kamag-anak ng mga Williams, mabilis na nakapag-move on si Denise sa pagkawala ni Mike. Pinutol nito lahat ng komunikasyon sa pamilya ni Mike at napakadalang lamang nilang makita si Ansley. Naging napakahira para kay Cheryl ang kanyang pinagdadaanan. Una, namatay ang kanyang asawa. Hindi naman nagtagal ay sumunod ang kanyang bunsong anak na si Mike. Ngayon naman ay may banta na maaaring hindi na niya makita pa ang kanyang apong si Ansley. Dahil sa mga isiping iyon, nagdesisyon si Cheryl na ipagpatuloy ang laban at humanap ng sagot sa pagkawala ng kanyang anak. Taong 2005, nagulantang ang mga tao nang kumalat ang balita na nagpakasal na si Brian at Denise. Nagkaroon ang haka-haka na maaaring matagal nang may relasyon ang dalawa kahit noong nabubuhay pa si Mike. Isang taon matapos ang pagkawala ni Mike, nag-file ng divorce si Brian upang mapawalang bisa ang kasal nila ni Kathy. Matapos ma-finalize ang divorce, niligawan ni Brian si Denise at nagpakasal ng taong 2005. Taliwas naman ito sa salaysay ng ex-wife ni Brian na si Kathy. Ayon sa kanya, buhay pa si Mike ay meron ng namamagitan kay Brian at Denise. Idinagdag pa nito na merong nangyari sa kanilang tatlo sa isang trip bago pa nawala si Brian noong taong 2000. Makalipas ang 1 taon, isang anghel ang ipinadala ng may kapal kay Cheryl. Ito ay sa katauhan ni Jennifer Portman, ang news director ng Tallahassee Democrat. Nabasa nito ang mga article tungkol kay Mike at napagtanto niya na tama si Cheryl. Maraming mga bagay at pahayag na hindi nagtutugma sa imbestigasyon ng mga pulis. Nagsagawa siya ng mga dokumentaryo tungkol sa kaso ni Mike. Ipinalathala rin niya ang kaso sa mga newspapers sa pag-asang mas mabibigyan ng atensyon ang kaso. Hindi naging madali ang lahat para kay Cheryl at Jennifer dahil 1 taon ang dumaan ngunit walang naging pag-usad sa kaso. Ngunit hindi sila binugo ng Diyos. Taong 2008, inannounce ng pulisya na muli nilang iimbestigahan ang kaso at maaari ngang merong foul play sa pagkawala ni Mike. Na mga panahong ito, nag-iimbestiga na rin ang mga pulis sa posibleng fraud insurance case laban kay Denise at Brian. Nagbase sila sa life insurance policy ni Mike na kinolekta ni Denise at Brian matapos maideklarang patay na ito. Meron ding isang witness na nagsabi na nakita nila si Brian sa Lake Seminole ng araw na mawala si Mike. Gayunpaman, naging napakabagal pa rin ang pag-usad ng kaso. Ngunit hindi nawalan ng pag-asa si Cheryl. Lahat ay gagawin niya, makuha lamang ng kanyang anak ang hustisya. Taong 2011, 11 taon matapos ang pagkawala ni Mike, nagsagawa ng isang vigil si Cheryl para sa kanyang anak. Tila nakalimutan na ng mga tao ang kaso ni Mike kaya't mag-isa lamang si Cheryl sa vigil. Bit-bit ang mga placards, matapang na lumakad si Cheryl sa kalsada habang humihiyaw ng hustisya para sa kanyang anak. Para makumpirma na si Brian nga ang nakita ng witness sa Lake Seminole,
nagpakita ang mga pulis ng ilang larawan sa witness upang maituro ang mukha ng lalaking kanyang nakita. Itinuro nito ang mukha ni Brian at sinabing, "Well, hindi siya nakatawa ng ganyan nang makita ko siya, pero hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang lalaking aking nakita sa Lake Seminole." Habang gumugulong ang investigasyon ng mga pulis patungkol sa fraud insurance case, nagsimula na ding magkaroon ng problema sa pagsasama ni Brian at Denise. Tuluyan nang naghiwalay ang dalawa noong 2012 at natapos ang divorce process noong 2016. Hindi naging maganda ang paghihiwalay ng dalawa at hindi naging maayos ang pagtanggap ni Brian sa pangyayari. Dahil dito, pumasok si Brian sa sasakyan ni Denise at tinutukan niya ito ng baril sa tagiliran. Hindi naman sinaktan ni Brian si Denise. Nang kumalma ito, ay agad itong lumabas ng sasakyan. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Denise at agad na inireport ang insidente sa mga pulis. Kumuha si Denise ng restraining order laban kay Brian. Habang nagbibigay ito ng pahayag sa mga pulis kung ano ang nangyari nung araw na iyon, napansin ng mga pulis na matagal na silang may problema ni Brian. Dito nagdesisyon ng mga pulis na tanungin si Denise tungkol sa kaso ng kanyang nawawalang asawa na si Mike Williams. Ayon sa mga pulis, maaaring ginawa ni Brian iyon kay Denise upang pigilan itong magsalita tungkol sa nalalaman nito sa kaso ni Mike. Mariin naman iyong pinabulaanan ni Denise. Ayon sa kanya, hinding-hindi magagawa ni Brian ang ibinibintang nila. Idinagdag din niya na isang Christian si Brian at malapit ito sa Diyos. Habang nasa loob ng kwarto, gumamit ng mga tactics ang investigador upang mapaamin si Denise. Dito na iginiit ng investigador na si Brian ang pumatay kay Mike at inilibing nito si Mike sa isang lugar na siya lamang ang nakakaalam. Idinagdag din ng investigador na balak ni Brian na dalhin si Denise sa lugar kung saan inilibing si Mike at doon ipapatayin din siya ni Brian at ililibing katabi ng kanyang dating asawa. Nagawa ni Brian na pumatay noon at magagawa ulit niya ito kay Denise kung kinakailangan upang mapagtakpan ang kanyang krimen. Mariin naman itong pinabulaanan ni Denise habang umiiyak. Hindi nagtagal matapos ang interview ito kay Denise, sumambulat sa mga pulis kung ano ang totoong nangyari kay Mike 16 na taon na ang nakakalipas. Hinuli ng mga pulis si Brian dahil sa pagtatangka nito sa buhay ni Denise at sumailalim ito sa trial. Dito na nag-offer ang korte ng plea deal agreement. Bibigyan siya ng korte ng immunity at ibababa ang kanyang sentensya ng 25 years na pagkakakulong kapalit ang impormasyon na kanyang nalalaman sa pagkawala ni Mike. Tinanggap ni Brian ang plea agreement ng korte at dito na siya nagsimulang magsalita. Right. My recollection is that my dad called me and said, Mike's missing. Whenever that happened, what did you do? Let me back up. When was that? I remember it being on the drive home from being up at Cairo for the Christmas party. So was this the same Saturday? Yes, sir. Okay, in the evening hours? Yes, sir. When my dad called, I kind of said, well, that's Mike, because Mike was known to be late and kind of irresponsible at times, going out on hunting or fishing trips or whatever. I said, I'll get back there and we'll, you know, go look for him. And so got back to town, met up with my dad, and went with him over to Lake Seminole. That night or next day? That immediately when I got back to town. Sure. My dad and I went out on the lake and searched for Mike. He was searching and I was just lying. My understanding, the weather front came through and it rained during that evening. There was a storm that came through that night. I think we got off the lake before that happened, but, my dad wanted to look at it. I think we were the last ones on the lake, and my dad didn't want to give up. My dad loved Mike. That would be a good time to
Ayon kay Brian, ang relasyon nila ni Denise ay nagsimula pa noong 1997, tatlong taon bago ang pagkawala ni Mike. Hindi na masaya si Denise sa pagsasama nila ni Mike, ngunit ayaw nitong mag-file ng divorce sa takot na baka mawala ang custody niya sa anak na si Ansley. Habang lumalalim ang kanilang ugnayan, nagkasundo sila ni Denise na palabasin na lang na nawawala si Mike na ang pagkawala nito ay isang aksidente. Kukuhanin nila ang insurance money at sa mga sariling salita ni Brian, they will live happily ever after. Ayon din kay Brian, gusto ni Denise na gawin ang planong pagpatay kay Mike habang bata pa ang anak na si Ansley upang hindi nito maalala ang mga detalye ng pagkawala ng kanyang ama. Minanipula siya ni Denise upang patayin si Mike. Ayon kay Brian, 30 years old pa lamang siya ng panahong iyon kaya madali siyang napasayaw ni Denise sa kanyang mga palad. December 9, taong 2000 ang unang araw na kanilang napagkasunduan na isagawa ang plano. Sasamahan ni Brian si Mike sa pagda-duck hunting nang walang nakakaalam at doon ay papatayin niya si Mike at papalabasin na nahulog ito sa lawa. Ngunit naudlot ang planong ito nang kansilahin ni Mike ang trip dahil meron itong kailangang gawin ng araw na iyon. Makalipas ang ilang araw, December 16, nagkita si Brian at Mike upang ituloy ang naudlot na duck hunting trip. Nang makarating sila sa lawa, iminungkahi ni Brian na magsuot ng wader si Mike para hindi ito mabasa ng tubig. Dahil gawa ang mga ito sa vulcanized rubber, medyo mabigat ito at kapag nahulog sa tubig ay mahihirapang makaahon ang taong nakasuot nito. Sumakay sila ng bangka at tumulak na sa pag-hunting. Nang makarating sila sa lugar kung saan natagpuan ang wader sa iba pang mga gamit ni Mike, tumayo si Mike at dito na nakakita ng pagkakataon si Brian. Itinulak ni Brian si Mike at nahulog ito sa tubig. Nagawa pang tanggalin ni Mike ang kanyang jacket at waders, ngunit nagpanik na din si Brian. Dito na nagpa siya si Brian na barilin ang kanyang kaibigan. Nang makumpirmang patay na ang kaibigan, iniahon ni Brian ang katawan ni Mike at hinila papunta sa kanyang sasakyan. Hinila naman niya ang bangka at itinali sa may pangpang ng lawa. Nang masigurong okay na ang lahat, sumakay na si Brian at umuwi ng bahay. Pagdating ng bahay ay naroon si Cathy na nakahiga pa din sa kama. Nagpalit siya ng damit at humiga sa tabi ng kanyang asawa. Kinabukasan, pumunta ng Walmart si Brian upang bumili ng pala, tarpaulin at pampabigat. Nagdrive ito papunta sa liblib na lugar at doon ay nilibing ni Brian ang kanyang kaibigan na si Mike. Ayon kay Brian, sa pagdaan ng panahon, halos hindi binabanggit ni Denise ang pangalan ni Mike. Pinilit nitong kalimutan ang pangyayari at tila naghuhugas ng kamay na hindi siya sangkot o kasali sa pagpaplano ng pagpatay sa kanyang dating asawa. Matapos mamatay si Mike, ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang relasyon, ngunit makalipas ang ilang taon, hindi rin nag-work out ang kanilang pagsasama. Nang magtangka si Denise na makipaghiwalay, dito na naparanoid si Brian. Idinagdag din ni Brian na kaya niya tinutukan ng baril si Denise sa loob ng kanyang sasakyan ay dahil gusto niyang mangako ito na hindi siya nito isusuplong sa mga pulis at itatago nito ang kanilang sikreto hanggang sa kanyang kamatayan. Sa confession niyang ito, sinabi niya rin kung saan niya inilibing ang mga labi ni Mike. Inilibing niya ang katawan ni Mike sa isang primitive boat landing sa dulo ng Gardner Road sa Leon County, 5 milya ang layo kung saan lumaki si Mike. Tumulak ang 30 kapulisan kasama ang ilang mga sniffing dogs at matapos ang 16 hours na paghahanap, sa wakas ay natagpuan ng mga pulisya ang mga labi ni Michael Williams. Nakita din ang mga gloves, ang boots at jacket nito sa lugar ng kanyang pinaglibingan. Sumailalim sa DNA analysis ang mga labi at dito kinumpirma ng mga pulis na si Mike nga ang lalaking nalibing ng 17 taon sa masukal at maputik na lupa sa dulo ng Gardner Road. Nang makuha ng mga otoridad ang kumpirmasyon, nagsagawa ng isang presko ng mga pulis upang ipahayag ang kanilang natuklasan. 5 minuto pagkatapos ang press conference na ito, dumating ang mga pulis sa opisina ni Denise. Pinusasan nila ito at dinala sa kanilang kustodiya. Kinasuhan si Denise ng first degree murder, conspiracy to commit first degree murder at accessory after the fact of first degree murder. Ayon naman sa legal team ni Denise, dahil sa plea deal agreement, binigyan ng korte ng chance si Brian na maggawa-gawa ng kwento. Naturally, idadawit ni Brian si Denise sa pagpatay kay Mike, ngunit hindi iyon ang katotohanan. Mariin nilang pinabulaanan lahat ng pahayag ni Brian. Ayon din sa kanyang abogado, hindi tama na si Brian ang pumatay at main suspect ng kaso, pero dahil sa plea agreement ay makakakuha lamang ito ng 25 years na parusang pagkakakulong. Ilalaban di umano nila si Denise at hindi sila papayag na makulong ito sa kasalanang hindi nito ginawa.
Humarap si Brian, Kathy at Cheryl sa korte. Dito ay sinabi ni Brian na mutual ang lahat, na alam ni Denise ang plano, na in love sila sa isa't isa ngunit ayaw di umuno ni Denise na makipag-divorce kay Mike kaya't nabuo ang plano na patayin na lamang ito. Muli niyang sinabi na karamihan ng mga ideas ay siya mismo ang nagplano ngunit lahat iyon ay alam at inaprubahan ni Denise kaya't alam nito na sooner or later ay mamamatay si Mike. Kinumpirma naman ni Kathy lahat ng pahayag ni Brian. Idinagdag din ni Kathy na nagkaroon si Denise ng relasyon sa isa pa nitong katrabaho habang magkarelasyon pa ito at ang kanyang ex-husband na si Brian. Dumating din sa korte ang ina ni Mike, naka-wheelchair ito at nakasuot ng kulay itim na damit. Habang nasa witness stand, sinabi ni Cheryl na galit si Denise nang makita nito ang article tungkol kay Mike. Nang araw ding iyon, pinapunta siya ni Denise sa kanilang bahay at pagdating doon ay hindi man lang siya pinapasok ng kanyang dating manugang sa kanilang bahay. Nasa may gate pa lamang ito ay nagsusumigaw na si Denise at sinasabing ayaw na niyang marinig ang pangalan ni Mike, ayaw na niyang makita ang mga pictures ni Mike at ayaw na niyang malaman ang kahit na anong balita tungkol kay Mike. Gusto na niyang makamove on sa chapter na iyon ng kanyang buhay. Tatlong araw matapos ang paglilitis, February 2019, si Denise ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Mabilis namang nag-file ng appeal ang mga abogado ni Denise at noong taong 2020, sumang-ayon ang korte sa kampo ni Denise na hindi siya ang primary suspect sa krimen, kaya't ibinaba ang kanyang sentensya sa 30 taong pagkakakulong at magiging eligible lamang siya sa parol kapag napagsilbihan na niya ang 85% ng kanyang sentensya. Si Brian naman ay magiging eligible for parole pagdating ng 2034 and by that time, 64 years old na si Brian. Naging napaka-emosyonal ni Cheryl nang magbigay ito ng statement sa korte matapos marinig ang hatol kay Denise at Brian. Ayon kay Cheryl, nangako siyang hahanapin niya ang anak at iuuwi niya ito kahit ano ang mangyari. Sa loob ng 19 years, wala siyang ginawa kundi tumawag sa mga tao, makiusap, magsabit ng mga tarpaulins na may mukha ni Mike, magdikit ng mga missing person signs sa mga pader at mag-ipon ng ebidensya. Nakiusap din siya sa mga taong marunong mag-post sa social media na i-post din ang picture ni Mike sa kanilang Facebook account dahil baka that way ay mayroong makapagsabi kung nasaan ito. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nakalikom siya ng sapat na pera upang makapagpagawa ng billboard at makabili ng ad sa Tallahassee Democrat upang mabuhay muli ang kaso ni Mike. Humingi siya ng tulong sa lahat ng tao na pwede niyang lapitan at wala siyang nikatiting na pagod na naramdaman dahil nais niyang maiuwi ang labi ng kanyang anak. Marami ang nagsabi sa kanya na sumuko na siya, na kinain na ng buwaya ang katawan ni Mike, marami din ang nanlait at tumawa sa kanya at sinabing siya ay nababaliw na, ngunit hindi siya pinanghinaan ng loob. Bilang isang ina, alam niya na hindi lamang basta mamamatay ang kanyang anak. Mahal niya ang kanyang apong si Ansley at maaaring dahil sa pagpupursigi niya sa kaso ay mawalan din ito ng ina, ngunit ayon kay Cheryl, wala siyang choice dahil isa din siyang ina at si Mike ang kanyang anak. Dinagdag din ni Cheryl na walang manual o libro na pwedeng basahin ng isang ina kung ano ang gagawin kapag nawala ang kanyang anak. Ginawa niya lamang kung ano ang nararapat para sa kanyang anak. Tuwing matutulog siya sa gabi, palagi niyang nakikita si Mike sa isang madilim na lugar. Umiiyak, takot na takot dahil kilala nito kung sino ang nagtatangka sa kanyang buhay. Ang pinakamatalik niyang kaibigan at ang babae na minahal niya simula high school at ang babaeng pinakasalan niya at pinangakuan ng habang buhay. At sa kanyang narinig na sintensya ng araw na iyon, alam niya na nakuha ni Mike ang hustisya na inilaban nila ng kulang-kulang 20 taon. Matapos ang lahat, sa wakas ay maihihatid na ni Cheryl si Mike sa kanyang huling hantungan. Nagdao siya ng isang funeral service at inimbitahan niya lahat ng mga kaibigan nito maging mga kakilala sa side ni Brian at Denise. Ayon kay Cheryl, taon-taon, tuwing birthday ng kanyang apo na si Ansley, kahit na wala naman siyang sagot na nakukuha dito, nagbabayad siya ng ad space sa dyaryo upang batiin ito ng happy birthday, hoping na makikita ito ng kanyang apo. Dahil masyado pang ang bata si Ansley nang mawala ang kanyang ama ay hindi ito naniniwala sa mga ibinibintang ng mga tao sa kanyang ina. Ayon sa kanya, mag-isang pinlano ni Brian ang pagpatay at idinawit lamang nito ang kanyang ina. Nang makulong naman si Denise, inasikaso ni Cheryl lahat ng mga naiwan nitong ari-arian. Binigyan ni Cheryl ng go signal ang prosecutors na ibasura na ang insurance fraud case at hindi na rin siya humingi ng danyos at penalties as part of the settlement agreement.
Lahat ng mga assets na naiwan ni Denise ay inilipat ni Cheryl sa pangalan ng kanyang apong si Ansley. Kasama sa mga assets na nailipat sa pangalan ng kanyang apo, ang apat na properties sa Tallahassee na nagkakahalaga ng $877,000, pati na rin ang bahay na binili ng kanyang ama nang ito ay nabubuhay pa sa Centennial Oaks Circle na nagkakahalaga naman ng $1.4 million. Ayon kay Cheryl, ginawa niya lamang kung ano ang tama at kung ano sa palagay niya ang gusto ng kanyang anak. Kahit na wala na ito, alam niya na nais ni Mike na masiguro ang kaligtasan ng kanyang nag-iisang anak at nais nitong mabuhay ito ng maayos at maging financially independent kahit wala na sila. Idinagdag din ni Cheryl na maaaring nakulong si Denise at wala na ito sa piling ni Ansley, ngunit kahit paano ay naibalik niya ang kanyang ama. Nagkaroon ng linaw ang kanyang pagkamatay at magkakaroon na ito ng pagkakataon na bisitahin ang kanyang ama kung sakaling mamimiss niya ito. Base sa settlement agreement, hindi pwedeng ibenta ni Ansley ang mga ari-arian na naiwan ng kanyang ama para bayadan ang legal fees ng kanyang ina. Kapag hindi siya sumunod dito ay babawiin ng state ang lahat ng properties na ito at pagmumultahin siya ng halagang $150,000. Si Cheryl ay larawan ng isang napakabuti at mapagmahal na ina. Walang kapantay ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Sa kabila ng mga balakid, hindi ito tumigil sa paghahanap ng sagot para mahanap si Mike. Hindi alintana kung siya ay mag-isa at matanda na. Inipon niya lahat ng kanyang notes at ebidensya na nakalap sa loob ng 17 years. 14,000 letters ang naipadala ni Cheryl sa governor ng Florida sa loob ng 9 na taon, humihingi ng tulong na buksang muli ang imbestigasyon sa kaso ni Mike. Mahaba man ang naging proseso, ngunit sa huli ay nakuha ni Cheryl ang hustisyang nararapat para sa kanyang anak. Si Mike ay isang mabait, mapagmahal at masipag na anak at ama sa kanyang pamilya. Nagsumikap ito upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya, ngunit natulukan iyon dahil sa kasakiman ng mga taong nakapaligid sa kanya. Tumagal man ng 20 years, siniguro ng pamilya ni Mike, lalong-lalo na ng kanyang ina, na makukuha niya ang hustisya at makukulong lahat ng nanakit kay Mike. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap niyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!